Welcome na po ulit sa ating YouTube channel. Nagbabalik na po tayo guys at pasensya na po kayo, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Ngayon guys, sa mga ka-TMX natin dyan, TMX Alpha 125. May dinala po sa akin na maingay ang makina. Tingnan nyo guys oh. Yan guys, dahil nga ilang katitsunap na, maingay pa rin. At isa pa, lumalamon ng langis, nauubos. Kahit bagong chain soil, umuusok na to. Ngayon guys, wala na itong iusok dahil nga kakunti na langis ito. Or wala na. Ang gagawin natin guys, ituturo ko sa inyo kung paano mawala ang ingay ng TMX Alpha 125. May katotohanan ba na ang push rod ay pagkapinalitan ay mawawala ang lagitik? Goodbye lagitik. Ngayon guys, sana po sa mga ka-TMX Alpha, manood kayo at ituturo ko sa inyo kung paano mawala ang lagitik ng inyong TMX Alpha. Yan. Kasi kalimitan, ang mga TMX Alpha 125, kahit kumuha po kayo ng bagong motor, maingay ito at malagitik. Hindi po kagaya ng mga Rusi, Euro, Skygo, at kung anumang China motor or Taiwan motor or Japan. Hindi po kagaya ng andar nitong TMX 125 Alpha. Kaya po kung gusto nyo pong gumanda ang andar ng inyong TMX Alpha, manood po kayo nito at sasabihin ko po yung sekretong malupit dito sa TMX Alpha para mawala ang goodbye lagitik at para yumumi ang ingay. Guys, daldal tayo ng daldal pero nagsisimula na tayong magkalas. Ngayon guys, magkalas na tayo. Kalasin ang carb. Guys, kalasin ang bolt ng insulator carburetor. Gamit ang 10mm back wrench. Guys, kalasin nyo rin ang tambucho. Gamit naman ang 10mm back wrench. Yan guys, 10mm back wrench. At gagamit kayo sa swing arm ng 19 socket or 19 back wrench. At meron din tong 12mm back wrench sa tambucho. Palasin ang tatlong bolt ng rocker arm. Gamit ang 12mm socket or back wrench. Yan guys, meron siyang dowel pin. Yan guys, yung kanyang push rod. Pagmasdan nyo po yung push rod, natangos na yung dulo ng push rod. Yan. Papalitan natin yan. At ang gagawin natin push rod dyan ay pang CG125 na platino. Yung po yung gagamitin natin diyan. Kaya abangan nyo po itong video ito. Gagawin natin dito ay part 2. Part 1 muna po ito. At huwag nyo pong skip para po matutunan nyo kung bakit umuusok ang inyong motor. At bakit nauubos ang langis. Sasagutin po natin yan. And guys, kalasin ang cylinder head. Gamit ang 12mm socket. And guys, meron siyang apat na bolt sa cylinder head. At dito sa unahan, meron din siya ditong bolt. Yun ay bolt ng kampaluwer. 12mm back wrench din yung gamit nyo dyan. And guys, yung valve. Ayan guys, kita nyo. Tuyong-tuyo yung ating valve. Kasi nga, wala ng langis. Kaya pagka bagong palito ng langis, basang-basa yan. Ngayon, tuyong-tuyo. At maganda ang sunog. Kasi nga, wala ng langis. Kita nyo naman guys, kanina, wala ng langis na tumulo. Dito naman tayo sa black. Ayan guys, kalasin yan.
dalawang bolt ng black. Kaya kung may TMX alpha ka, baka paggawa ka na guys. Tuturo ko sa iyo yan. Guys, tanggalin ang black. Pero guys, matibay din tong motor na to. Kasi nga yung kanyang timing gear, hindi man lang nagkatama, at yung cam follower, wala pong tama yung cam follower at timing gear. Kaya po umingay ito dahil ang push rod, dahil wala nang langis, wala nang umakit sa itaas, napudpud na yung push rod. Matibay po itong makinang ito guys. Alam nyo po ba na nasa nagamit din po ang motor? Kailangan, yan guys, kung makikita nyo yung tamang-tama, makikita nyo po yung nasa battery. Yan guys, so YB7BLBS. Nakalagay po sa taas, maintenance. Ibig sabihin guys, kung tayo ay may maintenance sa ating motor, hindi po ito uusok ang inyong motor. Kasi guys, kahit po hindi umuusok, yan po yung unang kasagutan natin guys ha. Bakit umuusok ba ang motor? Yan nga po yan. Kulang po tayo sa maintenance. Huwag po nating, pag po nag-change oil tayo ng motor, huwag po tayong tumingin or magbase sa buwan. Magbase po tayo ay sa speedometer. Kailangan guys, sa speedometer kayo babase ng pag-change oil. Kalimitan guys, padalwa naman kung bakit nauubos ang langis. Kaya po nauubos ang langis dahil sa sobrang kainitan po ng makina, naiiga rin po yan. Kahit hindi po umuusok ang motor nyo, naiiga po ang langis ng makina. At patatlo, may mga brand po ng langis na, na maganda. Para sa akin po guys, ang pinakamaganda po langis sa akin ay Advance AX7. Yun po yung pinakamagandang langis. Hindi po basta-basta maiiga ang inyong langis kahit matagal. Pero kailangan masusunod pa rin po yung maintenance natin sa ating motor para hindi masira. Tatandaan nyo guys yan. Lagi pong tingin. And guys ha, tatandaan nyo, lagi kayo mag-change oil ng inyong mga motor para hindi na umusok. At ma-maintenance to. At habang nagpapareport tayo ng ating black, gagamitin natin ay size 50 sa ating piston at ring. Dahil nga guys, nakatama na itong block, kailangan nating iparibor. Habang nagpaparibor tayo, i-valve lapping muna natin to or asenta barbula para malakas ang kompresyon ng inyong motor. Yan guys, kailangan meron kayong grinding compound. Ang grinding compound, yun ay parang liha na pino na inilalagay sa barbula para mahasa ang valve at para lumapat ito at magkaroon ng kompresyon. Kasi po ang 4 stroke ay bumubuo po ng intake exhaust compression power. Kailangan kompleto po yung apat na yan. Yun po yung tinatawag na 4 stroke. Pagkakulang ang isa, hindi po aandar ang inyong motor. Tatandaan nyo guys yan. At syempre pagka po kayo ay nag-asinta barbula at gumamit kayo ng grinding compound, kailangan guys, lilinisin yung mabuti ang inyong makina. At itong mga bulb na to, kailangan walang matitira na grinding compound. At sisigarduhin nyo rin hindi singaw ang inyong inasinta barbula. Yun po yung sekretong malupit natin dito sa paggagawa ng motor. Para hindi po tayo mabakjab at pag kinabit natin, sure bull po na hindi singaw ang barbula. Tatandaan nyo guys yan. Kailangan lagi tayong alerto sa ating ginagawa. Kaya kailangan okay yan. Kailangan ay nakaasinta barbula para sigurado.
And guys, hugasan muna natin. At syempre guys, abangan nyo itong part 2. Habang hinugasan natin, nagpaparibor. Ituturo ko sa inyo kung paano mawala ang lagitik ng inyong motor. Kung totoo nga ba na ang pushrod ng CG125 ay ginamit sa Honda TMX Alpha 125 ay mawawala ang lagitik. Or goodbye lagitik. Kaya guys, hanggang dito na lang tayong muli. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa mabilis nating 38,000 subscriber. At sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, muli po ako nagpapasalamat sa iyo na nanood kayo nitong aking video. Kaya kung nagustuhan mo to, like and subscribe, share, at huwag mo nga kalimutan din pindutin yung bell para ma-notify ka sa aking ginagawang video. Kaya hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. At shoutout po sa inyong lahat.